And then dito niya nagsimula na siya sa kanyang shit stick. Pero too bad, natulugan siya ni Spectras at pinakilis ni Spectras lahat ng kanyang asino with the... Datos Origins TV. Hello, hello again mga kapatatas at mga Spectrashers. Kamusta kayong lahat? At ang nakikita nyo ngayon dito, ito ang ating tatlong cute na haksi dito. Pero hindi ito ang ating panonoodin ngayong araw na ito because today is another SACC episode. So welcome to SACC 118, ano? We are going to have just a bit of a short video here for you today, no? But babawi tayo over the weekend. So, in any case, without further ado, manood na tayo. Okay, fresh na fresh ang ating first match dito at si Benan ang kalaban ni Spectras, ano? Now, maiksi lang ang ating video today. But like I said, babawi tayo pagdating lang kung ano. Kasi marami pa rin tayong backlog ng mga videos na pinagawa ng Spectra. But itong set ng videos natin for today, this is really, really fresh. At galing ito sa mga pinakabago niyang pinadala sa akin. Ano. Medyo mahirap kasi balikan dito sa mobile yung mga previous links niya. Anyway, going back to this match na. Let's focus on here kasi round 4 na and nagkamatayan na sila ng kanilang mga front lines and yung suicide bird ng kalaban niya, no? Mukhang nag-try ng mag-suicide kanina, no? But hindi pa siya namamatay and dito ayan magsu-suicide na naman si Mokong. Well, actually mukhang sinadya niya yun, no? Kasi gusto niya siya ang tirahin at i-divert niya ang Terminator ni Spectrax and at the same time matanggal yung stun pero nevertheless, deadball pa rin siya doon ano, nung inabot siya at dito tapos ng laban. Next up naman dito ay si Reflect ang kalaban ni Spectras. Ano? At mukhang it's a God Rev team and take a look at that. So nasa may right side ngayon si Spectras and nauna silang nagbanatan yung pareho nilang plant. Ano? Pero malakas-lakas yung bana ng plant ng kalaban niya. Ano? Okay, so dito tignan natin at... Although fish itong kanyang midline, ano, pero kung makikita mo, yung dalawang strongest attack niya is both there, both beast cards. Ano. And na-timingan nung reflect nung kalaban niya. Wow, I guess kaya reflect ang kanyang pangalan. Ano. At na-timingan niya yung atake ng pack or midline Spectras. But you know what, dahil sa tindi ng shield ng midline Spectras, ano, kahit meron siyang ni-reflect, parang baliwala din, ano? Kahit meron pang kasamang pambato yung kanina. Okay, so dito finally yan, humataw siya. Pero dahil wala pang round 5, mahina ang kanyang ano, tiny swing. Ano? So tiny lang talaga, 90 plus lang. Okay, so dito mukhang papatayin na ni Spectrax ang plant at successful ang kanyang pagpatay. And yung kalaban niya naman, on the other hand, successful din ang pagkuha ng energy, no? Well, actually, hindi pagkuha ng energy but rather, inatake niya at nakagain siya ng energy. And again, inulit niya na naman during this run, no? Pero patay na ang isda. And eto na ang guard trap, nakasetup na for reverse champ technique. Tapos ang laban nila ngayon. There you go. Okay, next up naman, I see IamChronic.gsz, no? So very interesting at poison team ang kanyang hawak, ano, ay weird bakit kaya yun ang pangalan na pinili niya, no? I am Chronic. By the way, kung kayo maabot dito, we're just about in the middle of our video by now, no? And kung nagugustuhan niyo ang inyong napapanood, please go ahead and hit that like button naman. Kung kayo naman ay bago sa ating channel, welcome to Patatas Origins TV. And make sure you hit that subscribe button and check out our videos down below, no? We have several playlists down in the description na pwede nyong ma-enjoy at mag-binge watch, no? Okay, so let's go back to this match at wow, very nice laban natin ni Spectrax yung backline ng kalaban niya ng mecha, no? At walang parangga ang mech niya during that time, so very nice. And at the same time, wala din na nakaw yung hinayupak na serious nung plan niya. And dito tapos ang plan ng kalaban just like that, ano. So,
Now here's the thing, kapag ang kailaban ninyo ay mga poison team, ano, hindi yan agad-agad tumitira kasi naghihintayan ng mga pan-setup niya. And napakaganda nung hit na yun, ano, at mukhang very favorable ang labas ng mga cards ngayon para kay Spectrax. Akalain mo, in 2 consecutive rounds, napatay niya na yung front, then napatay niya yung back na U-pack. So ang natitira dito is, eto na lang midline, pero you know what? Delikado pa rin, no? Kasi nga meron pa rin siyang jump ability at hindi pa lumalabas ang mga cards na magaganda ni Spectrax, ano? Hindi lang yun, meron pang stun na naiwan doon sa kanyang midline. And of course dito, uy, buti na lang na stun niya rin yung kalaban. Pero I think dito, titingnan natin, tatapusin na yata nila, no? At nagsani puwersa yung dalawa. Uy, hindi pa rin natapos kasi merong shield yung kalaban niya. No? But that's okay kasi nataniman niya yun ng lasso. And ngayon, meron na namang stun. So this time around, siguradong tapos na ito. At the noble champ pa ni Spectrax, ano? Alright, ang fourth match naman natin dito ay laban kay Isko GJG, ano? Very interesting talaga yung mga choice in names. Okay, so let's take a look at kung anong meron sa kanya. Mukhang tatlong isda nga niya, no? And lahat sila meron ng hinayupak na swift escape. So may masamang balakin. And tatlo rin sila, meron din silang lahat ni Nemo, no? Okay, so tignan natin. Finally, nice, patay na at nawala ng kwenta yung Nemo ng frontliner niya. Very nice, ano? And then dito, yan, nagsimula na siya sa kanyang sweep escape. Pero too bad, natunugan siya ni Spectrax at pinakilos ni Spectrax lahat ng kanyang Axie, no? With the very good super defense sa kanyang frontliner. So, walang kwenta yung atake ng kalaban niya, no? Well, na-damage pa rin niya yung frontline, but either way, and then dito, yan, sacrifice ng frontline. Pero ang ganda, no? Kasi hindi niya napakinabangan yung kanyang swift escape. And malaki-laki na ang damage sa kanya. And, but yet, konti pa lang ang damage kay Spectrax, no? Pero take a look at this, grabe, ang lakas talaga na itong mga hinayupak na isda nito, no? At nagawa nilang patayin in one turn yung kuhan, midline ni Spectrax. And dito, finally yun, mukhang sinadya niyang i-divide between the two, ano? Dahil kasi nga, alam niya merong pang stun si Spectrax. So far, effective yung kanyang technique. Pero dito, wala na, hindi na umubra at wasted lahat ng card niya doon. So, finally, eto na, nagharap na one-on-one na ang kanyang backline. Sa backline ni Spectrax. And take a look at this, ano? Grabe, muntik-muntik ang mamatay si Spectrax doon. Pero never mind, kasi dito, na-set up niya completely. And tapos na itong hinayupak na malansang isda na ito. Okay, so alright. At itong ating ikalimang laban dito, no? Now, by the way, wag na wag kayong kukurap. And make sure you watch the end of this video. Kasi meron tayong legit na 1v3, sabi ni Spectrax, ano? Okay, so I'm also excited to see it. Now, mind you, habang nire-record ko at pinapanood ko itong mga video na ito, hindi ko ito binubuksan ahead of time, ano? So, I am watching this along with you guys. So, kung ano nakikita nyo, yun din ang napapanood ko. And hindi ko alam what to expect in the next, no? Other than sometimes, yan, magpapadala si Spectrax ng, parang note or habilin kung anong laman ng video sa loob. Okay, so let's go back to this match. Napakaganda, napaka-successful nung kanyang raid during this round. Pareho niyang nayari, yung frontline at saka yung backline ng kalaban niya, no? And hindi lang yun, take a look at that. Apat ang poison sa ulo ng kanyang kalaban. And dito, nice, patay na ang frontline nilang dalawa, no? Pero may advantage si Spectrax kasi malaki ang bawas na ginawa niya doon sa backline ng kalaban niya. At let's take a look at this. So yung palang isda at yung backline ng kalaban niya, may jump ability pareho, no? So there you go, mukhang tinarget nila yung Terminator ni Spectrax. And they were successful, ano? Okay, so dito finally, midline to midline ang naglalaban, one-on-one. Pero lamang ang kalaban niya kasi na-damage siya ng malakas, no? And walang pang-stun ang midline ni Spectrax dito ngayon. But puro reptile cards ang dala niya, no? Kaya pawas na kagad ang mukha ng kalaban. Oh, this is our second to the last match. At ang kalaban ni Spectrax dito is 31 Mewtwo. So, by the way, so kung hindi nyo kilala si Mewtwo, no? Isa yung Pokemon, ano?
Now, speaking of Pokemon, kung tutusin mo, hindi ko na napanood yung succeeding episodes or succeeding series matapos yung first season yata. Or maybe after, napanood ko pa pati yung second season na now. But after kasi nung first and second season, medyo tinamad na ako kasi yung plot ng storyline niya, it's pretty much the same now. Although cute and interesting yung mga bawat Pokemon na meron sila, kaso nga lang, medyo draggy yung takbo ng istorya, no? And nag-wear off kagad yung interest ko. But either way, of course, nung time na, I think I was high school back then, in the 1990s, sikat na sikat yan yung mga Pokemon, especially and particularly si Pikachu, no? And of course, si Mew. Tapos yun, lumabas si Mewtwo afterwards. Para siyang, I think, alien version ni Mew or something. Anyway, let's go back to this match at mukhang tinatapos na ni Spectrax, ano? So, may serious yung kalaban. But, madaming naipon si Spectrax na energy kanina, but enough lang para walang manako yung kalaban niya, no? And again, dito, ganun na naman ang nangyari, no? Pero yun lang, meron kasi nga kuan yung kalaban niya rito, no? Pang-iwas sa... Oh, wala nang kwenta. I said, Deb. Okay, ang last match natin dito, ang inyong pinakahihintay, sabi ni Spectrax, ano? 1v3 daw itong match na ito. So, tingnan natin kung paano mag-unfold. By the way, ang kalaban niya rito ay si CS na N. Silvano ng MG, ano? Okay, so tignan natin, very aggressive si N. Silvano at binasak kagad ang frontline ni Spectrax nung round 2, no? Pero mo, first 2 rounds, tapos kagad ang frontline ni Spectrax. And let's see, binanatan niya ang, oh, Godrep pala ang nasa likuran. So nabanatan ng maigi yung Godrep, ano? So very nice, set up na yung Godrep for the win. And then dito, beast cards ang hawak naman ng midline na isda, no? Grabe, lakas ng tira. Pero that's okay kasi ang aim ni Spectrax ay taniman ulit at ma-damage ng malaki-laki yung plant ng kalaban niya, no? And by the way, meron palang Goda, no? So, meron siyang pang-gain energy using the Kotaro Bite. And patay ang midline ni Spectrax. And then meron siyang Goda para manira ng ano ni Spectrax, ano? Okay, so ito na pala yung 1v3 and ang bilis niyang na-dispatch siya yung kalaban niya doon yung frontline. So dito naman, next up is yung Isdana. Ayat, niwo-work niya na ng niwo-work. So malaki ulit yung damage. Pero heto, nag-comeback yung one, ano, yung reptile ng kalaban niya. At wow, take a look at this, 47 lang ang natira kay Spectrax, ano? So dito mapapatay niya kaya itong isda na ito. Uy, very nice. Sakto-sakto lang yung pagpatay, no? And dito nice stun kaya hindi pa napatay yung kalaban. Or hindi napatay ng kalaban si Spectrax. And finally, nice reverse champ technique for the win. There you go. So legit na 1v3 nga naman, ano? So kung kayo ay nag-enjoy dito sa video na ito, please go ahead and hit that like button, ano? And kung kayo naman ay bago, yes, of course, kung kayo ay bago, malamang kayo ay bago. Please go ahead and smash that subscribe button naman, ano. Now, kung kayo ay merong mga suggestion kung anong pwede nating baguhin sa video na ito, whether you're watching our videos for quite a long while now, and bumabalik kayo, or maybe kung kayo ay bagong manonood natin and may napansin kayo dito sa video na ito na something off, pwede nyo nagugustuhan, please comment it down below. Give me some suggestions. I'd like to improve our presentation. I'd like to improve our videos para maging mas entertaining at mas maengganyo kayong manood, ano? Alright, with all that said, I will see you in the next battle!